Tingin ko ang pinakamatamis at pinakamakapangyarihang pangako ng Diyos sa Biblia ay yung sabihin ng Diyos na lagi kanyang kasama. Yung salitang I will always be with you is a powerful promise from the Lord. Napagandang pangako. And everywhere in the scriptures, hindi ka mahihirapang maghanap ng mga verses na magpapatunay na yung pangako ng Diyos na yan ay totoo. Ang sabi ng Psalms 23 verse 4, when you walk through the valley of the shadow of death, hindi ka dapat matakot, for I am with you. There you go. The Lord is with you. Sabi ng Psalms 46, the Lord is our refuge and our strength. The very present, not absent, the very present help in times of trouble. So in other words, when you are in trouble, meron kang tanggulan. When you are in trouble, meron kang tagapagtanggol. Because I am with you. There you go again. Yung pangako ng Lord sa atin that He will always be with you. Jonah chapter 2, si Jonah, nung siya ay nananalangin, sabi niya, in my distress, O God, I tried to call you and you answered me. Even Jesus in John, bago siya i-crucify, sabi niya, behold, I am with you always. Bago siya umakyat muli sa langit, sabi niya sa Matthew 28, go to the ends of the earth, but don't be afraid, for I will be with you. Paulit-ulit sa scriptures, mga kapatid, mapa Old and New Testament, laging pinapaalala sa atin ng ating Panginoon that God is always with you. Amen. Sabi ng Lord kay Joshua, as I was with Moses, I will also be with you. So ibig sabihin, God is with us today the same way that God is with us yesterday. Amen. Yung same God na kasama natin kahapon is also the same God na kasama natin ngayon. A proof, patunay, that God is always with us. In Hebrews, ang sabi ng Panginoon sa atin, I will never leave you. I will never forsake you. In the Greek, 5, negative. Ibig sabihin, I will never, 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 never leave you. Isaiah, that when you walk through the waters, I will be with you. That when you walk through the fire, I will be with you. Kay Jehoshaphat, ang sabi niya, the Lord will fight for you and you only need to be still. There you go again. Ang pangako ng Diyos, kasama mo ako lagi. I will always be with you. Kapag nawalan ka ng trabaho, I will be with you. Kapag nagkasakit ka, I will be with you. Hallelujah. Kapag sinabi ng doktor na may cancer ka, I will be with you. Kapag meron kang trouble financially, God will always be with you. Iba sa atin yun lang kailangan, pwede na umuwi. Hallelujah. But you know what? There are seasons in our life that it seems like lahat ng sinabi ko na yun ay parang hindi totoo. May mga pagkakataon sa buhay natin na parang ang Diyos nag-awol, absent without leave. Na parang sa panahon ng kagutuman at sa panahon ng kahirapan, parang mas aktibo pang nagsasalita si Satanas kaysa kay Lord. Ito actually ang dilema ni Gideon dito sa verse 8 in Judges chapter 6. Ang unang statement ng anghel kay Gideon, sabi niya, mighty valor, the Lord is with you. At kung ikaw si Gideon, mapapasigaw ka ng amen. Amen. Hallelujah. Amen. Cry, Lord, cry. Touch, Lord, touch. The Lord is with me. Pero instead na amen, instead na hallelujah, instead na matouch siya, ang sagot ni Gideon, if you are really with me. Kung talagang kasama kita, Lord. Ang sabi niya, why has all this happened to us? Kung talagang kasama ka namin, Lord, bakit nangyayari ito sa aming buhay? Kung talagang kasama ka namin, Panginoon, ba't natanggal ako sa trabaho? Kung talagang kasama ka namin, Lord, ba't nalugi kami sa negosyo? Ba't naloko kami sa negosyo? Kung talagang ikaw ay kasama namin, bakit yung health ko ay nagdi-decline? Kung talagang ikaw, Lord, ay kasama namin, why is it that my family is falling apart? Why is my child is out of control? In other words, kung pagbabasihan po natin yung logika at logic ni Gideon, parang ang gusto niya sabihin ay ganito. Ang gusto niya sabihin, if God is present, trouble is absent. Hindi kasi umaatin ng Gia Kamanaba to si Gideon eh. Kasi kung umaatin to ng Gia Kamanaba si Gideon, alam niya na hindi porke kasama mo ang Diyos, eh wala ka ng problema. Don't we ever forget, mga kapatid, that the same God that is with us in our worst day, is also the same God that we have in our best days.
God will never ever leave you. And God will make Himself known to you. Magpapakilala ang Diyos sa iyo. Kasi as far as I know, ang Diyos natin ay nagpapagaling pa rin. Ang Diyos natin ay nagbubukas pa rin ng mata ng mga bulag. Na ang Diyos natin ay nagliligtas pa rin ng mga kaluluwa. That life is not going to be easy and life is not supposed to be easy. Pero kapag tayo ay dumaranas ng problema, it doesn't always mean na may ginawa tayong masama. In fact, sometimes may problema tayo because we did something right. Ano mang sitwasyon na meron ka, kapatid, kasama mo ang Diyos. The Lord is, I can feel it in my spirit, the Lord is with you. So no matter how bad your situation is, let me encourage you, the help is on the way.